Kamusta mga kababayan? At welcome po tayo sa aking vlog mga kapatid. So please like and subscribe my YouTube channel mga kapatid. And taka, nod kayo sa aking vlog mga kapatid. Maraming salamat! Hello, good evening po sa ating lahat at welcome po sa ating bagong episode. So, pag-usapan natin today ang about sa scams, na yung sa loan scam. So, ano nga ba yung sinasabi natin? So, ang loan scam ay isang fraudulent businesses na parang pating sa atin na naghahanap ng mabilisang solusyon sa problema financial. So, other term ng loan scam is loan sharks. Kasi ang mga loan sharks ay kadalasan na sila ang mga predator. So, ito ay nakikita natin sa mga Google Play, sa mga Huawei app, pero wala silang yung NPA or no permanent address. So, pag sinabi natin scam, ito yung fraudulent scheme, typically commitment to cheat a victim into giving money resulting in the victim financial loss. Okay. So, kumbaga, panloloko yung ginagawa nila para kung halimbawa pitong araw yung palug yung hinga kami ng pera, halimbawa. Pero pagdating ng ite-text plus ka, ayan, ano, text. So, paano lumaganap itong financial scams? So, sabi dito, one of in three adults ang target ng financial scammers. So, yun na nga. Ayon sa edad. Sa Amerika, yan, SoftaChess. Pero pagdating dito sa Pilipinas, yan yung mga tinatawag natin mga yung talagang gipit na gipit. Maski sino pwede kang mag-ano, maski sino pwede kang mag-ano. At yung mag-ano pa, So, ayan. Paano ang pag-process nito? So, halimbawa si Ola, tatawagan ka for qualify ko, babanggitin yung iyong pangalan, yung perahan,
kung anong pinagtatrabahuan mo, kung ano pa. Tapos, sino ang mga reference, tapos kailangan ka pagpilitin para makapagbayad. So, ang kinatarget lang ito sa telepono, ay sa cellphone, sa email, at sa pagkatao. So, ito yung mga types ng scam. Ito yung online shipping scam. Yan. Halimbawa, bibigyan ko na lang kayo ng example. Halimbawa, yung magbibigay ka ng isang existing product. Halimbawa, kunwari may ipapadala. Tapos yung para nabudol pa. Nakatanggap ka na fake product o yung hindi ka na nga nag-order. Yan. Uso yan yung mga Lazada. Yung iba na peke. Bukod pa dito, meron pa tayong ito yung online banking scam o yung palit SIM. Ito yung palit SIM. Ito yung bagong paraan ng online fraud sa bansa. Ito mga scammers nagpapanggap na kunwari mobile subscriber. Halimbawa, magte-text ka. Magte-text. O nanalo si ganito. Nanalo ka ng 5K. Galing kay yon, babanggitin yung pangalan ng artista or babanggitin yung sangay ng pamahalaan. Ngunit, hindi totoo rin ang mga yan. Hindi rin totoo. So, ito na nga yung ATM scam. Halimbawa, ito. Halimbawa, tumawag ka doon sa tumawag ka. Tinawagan ka ng isang sindikato tapos hingin mo yung pin ng ATM mo o yung debit or credit card mo tapos malalaman mo na lang sa bill mo na nakuhaan ka. Also, uso rin yan sa GCash. Kung hihingian ka ng kunwari, magpapaverify ka ng number. Ipapaverify mo yung account mo sa hindi mo kakalala. And then, itatry ka. At saka malalaman mo na scam talaga. Scam. Ito na nga yung phishing. So, halimbawa, yung may halimbawa, merong email na magko-confirm ng account sa isang link na hindi ka katao-tao. So, kunwari, mag-fill up ka ng form sa email at password, tapos kukunin yung mga details ng credit card o debit card, tapos checking website na galing sa online banking facility. Yan. So, ito yung SMS text phishing. Halimbawa, ito. Ganito. Congratulations! Nakatanggap ka ng 20K mula sa blah, blah, blah. I-download mo to. At yun yung paraan na maiingay mo isang texter. And then, pag na-download mo, mag-fill up ka ng information. And then, pati mga contacts mo, i-aalaw mo lahat. Kukontakin, bubulukin ang buhay. At ito yung mga fake online lending applications. O yan, tinatawag natin na OLA. Ngayong pandemic, naglipa na yung mga OLA. Dahil nga sa Facebook, halimbawa si ganito, o pautang. Halimbawa, 90 days,
90 days. Tapos pagdating sa app, 7 days lang ang start mo. Once na hindi ka makabayad, guguluhin ang mga contacts mo, mga references mo, and the same time, pati ang FB mo magugulo. So, ang dami mga lending company natin. At the good thing, yung apat na lending company, di online lending company dito, sinara ng NPC dahil sa data privacy. Ito yung Suriti Cash, One Hand, Cash Jeep, at saka yung Peso Q. Diba mga nakakaano naman. So, ito, lottery scam. Halimbawa, nanalo ka sa loto. Yung pala, hindi totoo. Agaya ng binanggit ko kanina. And then, yung spoofing na kunwari, yung mangingi ng OTP, password yan. Ano? So, identity, ito yung money name. Kunwari, ito yung kunwari, mag-aano ka. Kunwari, ay papadala. Kakahinahinah. Teka. Yan. O, kumbaga, parang, halimbawa, magpapagawa ka ng ano, papalawa ka ng papabura ka, tapos hihingan ka ng hihingan ng hihingan. Yan. And then, yung identity din, yung pinagkamalan, yung parang may nakayabang. Yan. Kagaya ng pagbabay ng utang, pag-fraudulent online transactions at saka transfer. So, paano natin maiiwasan to? Paano natin maiiwasan to lahat ng mga scams na to? So, number one, tingnan ang mga website at saka yung mga application kung legitimate mo at sigurado. Number two, itong huwag nyo gagawin. One na huwag nyo ibibigay yung mga impormasyon na pang personal. Number three, protect password tayo as much as possible. Lahat ng social media, lahat ng mga bank transaction sa online banking, dapat strong password tayo. Kung sa social media, pwede na kayong mag-lock o mag-private ng inyong profile. Number four, check your account and transaction regularly, araw-araw. Number five, protect your computer and mobile phone sa mga viruses and malicious program. At maging kapag matiyag tayo. Ayan, napaliwanag ko na yan lahat-lahat. So, ano ang kailangan natin gawin? Kung halimbawa na-scam ka o pinagbantaan ka. Pinagsalitaan ka ng mga ano. So, ayan, number one. Pwede na kayong mag-report. Ito additional info. Report to the following agencies. Banko Sentral ng Pilipinas. Securities and Exchange Commission. Insurance Commission. Kung ano yan. NBI Cybercrime. PNP. NPC. At saka National Privacy Commission. Alimutan lang ilan. So, sa ating pagbubuod, naging mas matalino ang mga scammer at saka mga fraudster, lalo na yung mga ola. So,
kailangan natin din mag-ingat. Walang may gusto na ma-scam tayo, but kailangan din natin mag-ingat at secure lahat. Hindi lahat ng nasa teknolohiya ay madalian, pwede rin ikapahamak ng buhay nyo. So, magandang gabi at pag-usapan na nga natin ulit ang susunod na episode kung ano ang mga online lending apps na delikado. So maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan ang pag-subscribe ng aking channel. Thank you po. God bless.